Yan o, hindi pantay dito guys. Ito maputi. Dito sa bandang braso ko sa baba, nangitim siya. Tapos pigayin po natin. Mga mams, 5 pieces na kalamansi lang yung nilagay ko kasi nag-worry ako baka kasi mahapdi sa skin. Kaya 5 piraso lang yung kinuha ko dun sa tanim namin. Yan, pagkatapos po natin mapiga ang kalamansi, iseparate po natin yung mga buto. Pagkaseparate po ng mga buto, lagay na po natin yung fine. Diba? Nag-lighten po siya mga mamshi. And Pops, update lang po sa ginawa ko pong Alpine and Calamansi review. Ginawa ko po siya ng 4 days mga mamshies. Yung ganito po kaliit na Alpine, yung 125ml, hinati ko po siya sa 4 para 4 times ko po siya magamit. Kasi hindi ko po siya ginagamit everyday, ginamit ko po siya every other day. Halimbawa po, Monday, kinabukasan po, hindi ko po ginamit. Tapos, Wednesday po, ginamit ko po siya. Kasi po, ang kalamansi po is medyo matapang po siya. And, meron po kasi akong sensitive skin. At ito na nga po siya, mga mams. Yan, diba? Ang kinis po niya, mams. And, pumuti po talaga. Nag-brighten po yung braso ko.
Natural lightning po yan, ma'am, siya. Kasi po nasa tabi po ako ng bintana. Yan, mga ma'am. Sa mga nagtatanong po kung permanent na daw po yung magiging puti, kung di na raw po babalik yung pagkaitim ng skin, ang masasabi ko lang po dun, ma'am, ay syempre po, babalik po yung pangitim ng skin natin kung magpapaaraw po tayo, kung magbibilad po tayo sa araw, lalo na po ngayon, mga ma'am, magsa-summer po, syempre uso na naman po ang swimming, and lalo na pag lagi po tayong umaalis, and hindi po tayo nagpapayong, hindi po tayo nagsa-sunblock, and kung magmamotor po tayo, kailangan po is mag-jacket po tayo palagi or long sleeve para hindi po tayo nabibilad sa araw. Kasi ang alpine and calamansi po, para ka na rin po nagbi-bleach noon. Kasi po ang calamansi po is super tapang po niyan, rich in vitamin C, para ka na rin po nagbi-bleach niyan. Kaya syempre kung everyday niyo po siya gagamitin, ninipis nung ninipis po yung balat natin. Kaya ang suggestion ko po is every other day, or kung meron na po kayo nakikitang result, halimbawa po, pumuti na po kayo, nakikita nyong nagbabrighten na yung skin nyo, siguro gawin nyo na lang po siya ng mga twice a week or thrice a week. Depende po sa inyo. Kayo naman din po kasi yung makakaalam kung merong irritation po kayong nararamdaman or hindi po kayo hiyang, itigil nyo na po pag ganun. Kung may pangati po na nararamdaman kayo sa skin nyo or may nagpapantal na, i-stop nyo na po. Kasi po, magkakaiba po tayo ng skin type, meron pong sensitive skin, meron pong nahihiyang. Tulad ko po, ako po sensitive po yung skin ko, kaya hindi ko po siya, ma'am, ginagamit sa face. Promise. Kasi ang face natin, mga ma'am, mas manipis po yan compare sa ating balat sa katawan. Gusto ko lang po kasi talagang mangyari is magpantay yung braso ko po. Ayan. Kasi pag umaalis po kami, syempre po, pag naka-t-shirt po ako, tas nabibilad po ako sa araw, eh lagi po kami nakamotor, bumabakat po yung t-shirt ko. Eh minsan nakakalimutan ko pong mag-jacket or mag-long sleeve. Kaya ang tendency, malayo po yung kulay niya. Dito maputi, dito medyo brown. Kung lalabas naman po kayo, lagi po kayong magsa-sunblock for protection po ng skin natin. At ito pa po, may mga nagtatanong pa po kung pwede daw po bang ibang gatas ang gamitin? Pwede po, meron po nagtanong kung pwede daw pong Alaska or parang meron pa po akong nabasa na kung pwede pong Bear Brand. Ang masasuggest ko lang po is yung Alpine Evaporated Milk na lang po or Alaska Evaporated Milk. Kasi po, mas pure po yung gatas nun kaysa po dun sa powder. Kasi pag powder, magtitimpla pa po kayo tapos lalagyan nyo ng tubig, hindi na po siya masyadong purong gatas. Mas maganda po yung Alpine Evaporated Milk or kahit Alaska Evaporated Milk. Tapos mga moms, tulad po ng sinabi ko, pwede po siya sa buong katawan. Opo, pwede po siya sa kilikili, sa tuhod, sa singit, sa mga likod ng puwet natin, sa mga dibdib, sa leeg natin, sa batok, pwede naman po siya. Pero kung meron nga po kayong sensitive skin, huwag nyo na pong itry sa face kasi baka ma-irritate lang po yung mukha ninyo. Tapos moms, napansin ko sa kanya, huwag nyo masyadong patagalin na patuyuin. Kasi madali naman siyang matuyo, huwag nyo masyadong ibabad. Ang ginagawa ko po, mga 20 to 25 minutes lang siya. Hindi ko na siya pinapaabot ng 1 hour kasi may nafe-feel na nga po kung konting itchiness sa skin ko. Kaya binabanlawan ko na po siya agad ng water. Pagkatapos ko po siyang banlawan ng tubig, patutuyuin ko muna po siya and then maglo-lotion po ako para hindi po siya dry. Kasi ma'am, she's nakaka-dry po talaga ng skin. Kasi nga po, may calamansi po siya and para hindi rin po mangate, wala pong itchiness kayong maramdaman. Kailangan po talaga is mag-lotion po kayo or kung gagamitin nyo siya sa face nyo, kung di naman masyadong sensitive yung skin nyo, mag-moisturizer po kayo after nyo gumamit ng Alpine and calamansi. So that's it mga moms for today's video. Kung may mga question pa po kayo, mag-comment lang po kayo down below at sasagutin po natin yan isa-isa. Masipag naman po ako mag-reply sa mga nagko-comment sa akin, kaya sasagutin po natin yan isa-isa.
Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, mag-subscribe na po kayo and i-like nyo rin po tong video na ito. Mag-comment po kayo down below and i-share nyo rin po tong video na ito. Pampag-good vibes lang po, mga moms! See you on my next video, momshies! Bye! Take me where you go when the sun goes down.